We were just one girl for a moment time. Ever since everlasting, that you will always be mine. Now you wanna be free, so I'm letting you fly. Cause I know in my heart, girl, all I know that I know, no, you will always be a part of me. I'm part of you indefinitely. Girl, don't you know you can't escape me? Ooh, darling, cause you'll always be my baby. Oh. Alright, mga besh. So, ang unang-unang ilalagay ko sa mukha ko is foundation. Ayan. Maglalagay ako ng foundation sa mukha. Gamit ito. Pag naglagay ako ng foundation, ayan, ganyan lang. Depende sa inyo kung gaano kakapal. Pero dahil galit ako, kakapalan ko ng sobra. Hanggang ma-achieve ko yung kakapalan ng mukha niya. No? Kapal ng mukha niya. Alam mo kung sinong gwapo? Huh? Huh? Bakit gwapo ka ba? Huh? Kung makapang-iwan ka, alam mo kung sino ka? Huh? Kapal ng mukha mo? Yan. Mas maganda sana kung pantay, di ba? Mas maganda sana kung parehas kayong nagmamahal. Yung hindi yung ikaw lang ni one-sided. One-sided love. Maganda sana, pero hindi eh. Kaya, mas makapal dito yung makeup mo. Dito manipis. Hindi siya nagpantay. Kasi, hindi naman equal yung love. Kaya, ganyan talaga. Hayaan mo na. Yan. Kung gusto mong ikuskus, yan. Para maramdaman mo yung sakit. Yan. Kuskus mo lang. Hanggang sa wala ka ng maramdaman. Hanggang sa maging manhid na yung mukha mo. Hanggang sa dumating yung araw na okay lang, hindi mo na maramdaman yung sakit, diba? Hanggang isang araw, yung sakit na nararamdaman mo parang isang ordinaryong pakiramdam na lang na nakamubukan ka na. Kaya hindi mo na maramdaman yung sakit. O baka, dahil manhid ka na. Huwag ganon, huwag ganon. So, after ng foundation, ang ilalagay ko yung concealer. Sa mga beginner dyan, yung mga hindi pa nasasaktan, ano, kung wala kayong idea kung ano yung concealer, mga besh, mga bebe, yung concealer, ang main purpose niya is itago kung ano man yung gusto mong itago. Kung halimbawa, gusto mong itago yung sakit na nararamdaman mo, gumamit ka lang ng concealer. Halimbawa, sa mukha ko, parang eto, yung pimple, gusto kong itago yan. Pero kung gusto mo naman itago na lang lahat, eh, bala ka, iganyan mo na lang. Yan. Yan. Ganyan mo lang siya ng ganyan. Hanggang sa matago niya yung gusto mong itago, diba? Yan. Kung sa tingin mo okay na yan, natago niya na, tigilan mo na. Yan. Siguro naman hindi niya na mapapansin na mahal mo pa rin siya, diba? Na nasasaktan ka pa din. Okay na yan. Until one day na siguro kapag handa ka nang ipakita yung flaws mo, huwag ka nang gamamit nito. Kasi may dadating din siguro na tao na tatanggapin ka kahit na merong mali sa'yo, di ba? Antayin mo na lang siguro yung time na yan. So sa ngayon, ang next step natin, no? Yung blush on. Lalagay ako ng blush on. Lalo na kapag broken-hearted ako, no? Lalagay ako nito para naman, pag nakita niya ako, makasalubong niya ako sa daan, huwag niya sabihin na, wow, mukha siyang manang. Instead, sabihin niya, wow, si ate girl, parang nakamove on na, blooming eh, di ba? So, kailangan gumamit kayo ng blush on na pampablooming. Yan, kapalan nyo. Yan, yan, pala kayo sa buhay nyo. Yan, pinakamay ko lang yan, ganyan na. Yan. Siguro okay na yan. Mukha kang nasapak. Yan. Mukha kang nasapak. Mukha kang nasuntok. Pero okay lang yan. Araw-araw naman sinusuntok sa sakit yung gusto mo, di ba? Kaya hindi na siguro bago sa'yo.
kung magmukha ka mang nasapak kapag may makeup ka. So, yung susunod natin, di ba? Mag-lipstick na ako. Yung ginagamit kong lipstick is, asan na ba yung lipstick ko? Yung lipstick hindi ko makita. Parang siya, parang naglahong, parang bula. Pero ito na, kita ko na. So, yung lipstick na gagamitin ko mga besh, ano, is yung MAC. Yan, MAC. Baka sakali, yung susunod na dumating is tutong makontento, no? Gamit tayong MAC. Baka makontento siya. Ha? Ganyan lang. Tapos na yan. Susunod, Kilay is Life. Yan. Kilay is Life. Ito. Since nakikita niyo naman, parang may sabog yung kilay ko, no? Parang yung utak ko ngayon sabog-sabog. Dahil sinabog niya. Ayan, kailangan nating tanggalin yung mga sabit-sabit dyan. Kasi bawal ang sabit. Bawal ang may sabit. Bawal ang kabit kasi nakakasakit. Ayoko nang may kabit. Ayoko nang may sabit. Gusto ko ako lang. So, tanggalin natin yan. Ayan. Ouch! Ah! Ganyan talaga, no? Minsan masasaktan ka. Sa una lang naman masasaktan ka. Pero kapag nasanay ka na, mawawala din yung sakit na nararamdaman mo. Maybe it's worth the pain, but maybe not. So kung sa tingin mo sobrang sakit na, tumigil ka na. Sa tingin ko sobrang sakit na nun, kaya tama. So, ang nilalagay ko dyan sa ano, ginagamit ko na pangkilay, yung ganito, kaso nasira na siya eh. Parang yung relasyon namin, di ba? Sirang-sira na. So, hindi ko na yung gagamitin. Ito na lang yung gamitin ko. Ito yung ano, yung Chanel to, medyo mahal siya. Sana lahat mahal, di ba? Sana all mahal. Ay, nakakawalang gana naman tong gamitin tong Chanel na to. Kasi nagpapaalala. Parang pinaalala niya na, okay, hindi ako mahal. Okay. Yan. Siya yung, ayan yung pang-eyebrows. Okay, hindi ko na lang siya gagamitin kasi nairita ako sa kanya. Parang pinaalala niya na hindi ako mahal. So, next step na tayo, no? Eto. Dito tayo sa ano? Sa curlier. Pag gumamit ako ng curlier, ang tip ko sa inyo, huwag niyo masyadong i-pressure yung pilik mata niyo. Kasi pag na-pressure yan, talagang iiwanan ka yan eh. Tulad ng ginawa niya. Kahit hindi ko naman yan siyang pin-pressure, umalis pa din siya, di ba? Kasi ang dahilan niya, pin-pressure ko daw siya. Pin-pressure cooker ko daw siya. Talaga ba? Ha? Tignan natin ha. Paggagamit kayo nito, make sure gentle lang. Gentle. Dahan-dahan. Huwag natin biglain. Kasi pag binibigla natin ng isang bagay, parang nakaka-heart attack. So kung makikipag-break ka sa kanya, parang magpasintabi ka naman. Huwag yung iwanan mo sa ere, diba? Sabihin mo sa kanya, i-explain mo sa kanya bakit ka umalis, bakit mo siya pinagpalit. Hindi yung puputulin mo na lang yung communication nyo. Mangiiwan ka na lang, ha? Huwag ganun. Kasi may pinagsamahan din naman kayo, diba? Kung konyatan kaya kita. So, yan. Yan, lagay nyo lang yan sa mata nyo, yan. Yan. Gentle lang. Diba? Hindi masyadong masakit. Kasi pinag-isipan eh. Yan. Pinaghandaan. O, diba? Okay na. Kumulot na rin. Kahit pa paano. So, gawin mo lang yung ginawa mo sa kabila. Pero kung niloko mo yung isa, huwag mo nang lokohin pa yung isa, diba? Huwag ganun. Hindi, kahit kailan, hindi matatama ng mali ang isa pang pagkakamali. So, kung sa tingin mong mali yung ginawa mo dito, huwag mo nang ulitin dito sa kabila. Diba? Huwag ganun. Huwag kang tonta. Dito sa kabila. Ayan. Okay na yan. Parang may nakalimutan pa ako. Nakalimutan ko maglagay ng makeup sa mata, ano? So, pag naglalagay ako ng makeup sa mata, kailangan ipikit ko yung mata ko. Yes, ipikit mo rin yung mata mo, besh. Yan. Pikit mata. Kailangan talaga pikit mata. Pikit mo yung mata mo. Yan, internalize mo. Yan. Pikit mo yung mata mo kung ayaw mong makitang hindi na siya masaya sa'yo. Pikit mo lang yung mata mo kung sa tingin mo, alam mo yun, parang, ay, iba na yung nagpapasaya sa kanya.
Yes, Besh. Iba na. Hindi na ikaw. Yeah. Move on na, di ba? So, habang nakapikit yung mata mo, makikita mo. May imagine mo na sana ikaw pa din, di ba? Pero hindi na eh. So, move on na tayo. So, yan. Lagay lang natin yung makeup na gusto natin. Yan. Pipili lang tayo ng kulay na babagay sa atin. Sana lahat pinipili, no? Sana lahat pinipili. Sana lahat nagugustuhan. Sana ikaw yung pinili, no? Pero hindi. Siya. Kaya, move on na. Yan. So, dito naman sa kabila. Same lang. Apply lang dito. Yan. O, yan. Yung kilay ko pala, kunyari naayos ko na siya. Parang, kunyari, nakamove on ka na. Kunyari, mahal ka niya. Kunyari, kayo pa. Pero, kunyari lang yun. Kasi alam mo namang, hindi na kayo, wala nang kayo, at hindi ka na niya mahal. Diba? So, move on na tayo. So, diba? Tapos na yan. Wala namang kwenta, diba? Hindi naman nagbago, diba? Parang yung katotohanan na kahit ano pang gawin mo, wala nang kayo. Huwag ka nang umasang babalikan ka pa niyan. Huwag na.